Hi, Mika Family, Mara here. For today's video, pag-usapan natin itong BPI online app. Alam nyo guys, pwede naman pala tayong mag-open ng bank account online. Di na natin kailangan pumunta ng branch to do that. Kaya naman, ituturo ko sa inyo sa video na to paano mag-open ng account, paano mag-cash in, and paano mag-cash out. Kaya kung interested ka, please keep on watching. Paano mag-open ng BPI account online? First, search natin itong BPI mobile app. And then kapag tapos na tayong mag-install, tap lang natin yung open. Open an account now. Create a bank account. And guys, take note, ito po yung valid IDs na tinatanggap ni BPI para makapag-open tayo. Have passport, driver's license, SSS ID, PRC ID, postal ID, and UMID po. Tap lang natin itong arrow, which means continue. Are you a Filipino citizen who is at least 18 years old and may permanent Philippine address? Tap mo lang yung yes. And then for the privacy statement, check na yan. Lagay mo dito yung phone number, email address, and mag-solve din tayo ng math question dito guys. 7 plus 7 equals 14. Very good. Magsisend po sila 6-digit code. Ito po yung code. So copy lang natin yan and ilagay natin siya dito. Ayan po yung OTP. By the way guys, itong account natin is BPI Save Up po. Do everything online with BPI Save Up. All you need is a minimum and average daily balance of 3,000 pesos. Maximum deposit balance allowed is up to 30,000 pesos while verification po is ongoing. And by the way guys, for the interest rates, 0.15% po for a minimum average daily balance of 5,000 pesos. And guys, take note ha, 3,000 pesos po, minimum na average daily balance. Meron din silang BPI ePay MasterCard. Ito naman siya guys, this is just a virtual card. You can load your preferred amount depending on your online purchasing needs. Use MasterCard affiliated websites and apps. If you want to get virtual BPI ePay MasterCard, tick mo lang yung box. I agree lang with the terms and conditions. And after nyan, ilagay natin dito yung details about us. Yung name natin, mother's maiden name, birthday, country of birth. And once done, verify identification. Piliin natin dito yung ID na meron tayo. Sa case ko, I will use postal ID. And then confirm lang. Guys, para ma-scan natin yung ID, make sure na you place your ID within the frame. The image will be captured automatically. All information is readable and the picture is clear and there are no reflections and yung ID po natin ay valid pa rin and up to date. Ready ka na? Let's scan lang. Scan na natin yung ating postal ID. Ayan na siya guys. Back portion naman. Now it's time to take a selfie guys. So sa pagtitake ng selfie, make sure na i-position mo yung face mo sa center ng screen. Remove anything kagaya ng glasses, hats, scarves. And look for good even lighting so that your face is clearly visible. Ready ka na, tap mo lang yung ready na nasa baba. Ayan guys, nakapa-selfie na tayo. Unfortunately, nagkaroon ng problem. We encountered a little problem or trouble with scanning and selfie portion. So wala tayong choice kundi ulitin yung pag-take ng selfie. Inulit ko, okay naman siya guys, nag-work naman. Dito na tayo sa reviewer application. Double check mo lang yung information to make sure na tama lahat ng information na nakalagay. After nyan, magsiset up na tayo ng ating username and password. So, ayan na guys, nakagawa na tayo ng ating BPI account online. Go to login lang tayo. And enter natin dito yung ating username and password po. Kailangan po natin i-register yung ating device guys. So, secure SMS lang and then let's proceed. And then guys, please take note na kailangan may load po yung ating registered mobile number para hindi po magka-error. So, kung ready ka na, tap mo lang yung continue. And then allow. Allow. And piliin natin kung saan SIM yan. We are unable to process your request at this time kasi sa kadahilan ng wala po tayong load nung ginawa natin yung process na to. Kaya make sure may laman po yung inyong number. Ginawa ko, nag-login lang ako ulit. And finally, naging successful. Nakagawa na rin tayo ng ating BPI account online. Mabilis lang naman yung process kaso nagkaroon lang ng error dahil wala tayong load and also doon din sa pag-scan po ng ID and selfie. Abangan kasi later papakita ko sa inyo paano malalagyan ng funds yung ating BPI
and kung paano tayo makakatransfer ng funds papunta sa ating Maya account. So, paano mag-transfer ng funds from BPI to Maya? Samahan niyo ako, tap natin itong savings account. Punta tayo sa transfer to and piliin natin another bank. Piliin natin itong transfer to. Punta ka dito sa banks. Pwede mong i-search dito. So, search tayo, Maya. For Maya, meron tayong Maya Bank and meron din tayong Maya Philippines or Maya Wallet. Dito tayo sa Maya Wallet. And dito yung account number or yung phone number na nakaregister sa ating Maya account. The account name, kahit first name, pwede po siya. Pwede mo rin siyang i-add as favorites. Continue. Kano yung amount na gusto mong i-transfer? 500 pesos and then tap next. And for the note, hayaan mo na lang. Option na lang naman siya. And after nyan, tap natin tong continue. Guys, take note po na per transaction, 25 pesos po yung charge. Medyo mahal po yung charge ni BPI. 25 pesos po yung charge regardless po of the amount. So whether 100 man yan, 500 or 10,000 yung ito-transfer mo, 25 pesos lang po yung charge. Tama naman lahat ng information, tap mo lang itong confirm. Mobile key, enter your PIN to approve transaction or pwede natin gamitin itong fingerprint kasi inactivate ko naman siya. And ayun na siya guys, your transfer was successful and dito yung confirmation number. Nagsisend din po sila ng text message and email po. So punta tayo sa go to my accounts. Yung balance natin ay nabawasan na 2,536 pesos na lang. And makikita mo rin sa transaction history yung transaction na ginawa natin a while ago. Yun nga lang, when you tap that, wala kang makitang any information guys kasi yung information ay makikita mo sa text message na sinend po ni BPI. Pero hindi mo makikita kung ano yung number ng Maya account na pinadalhan mo. And guys, sa email naman na ma-receive mo after mong ginawa yung transaction, dun mo makikita yung details like the date, the bank, kung saan napunta yung pera. And for the account number, makikita mo yung last 3 digits lang na account number ng Maya na pinadalhan. And dito tayo sa ating Maya account, na-receive na natin yung 500 galing sa BPI account natin. And kung makikita mo guys, complete name talaga ng nagpadala yung makikita mo guys. And when you tap that, makikita mo rin yung details saan siya galing. Let's say BPI siya, makikita mo rin yung account number, yung account name, kung anong oras siya na-receives. Maganda siya kasi kompleto yung details na kailangan mo in case kakailanganin mo nga ng mga information. Paano nga ba mag-transfer ng funds from Maya to BPI? So, dito tayo sa ating Maya account. Punta tayo dito sa bank transfer. After nyan, punta tayo sa BPI. Ilagay natin yung amount na gusto natin i-transfer. So, 500 pesos. Ilagay natin dito yung purpose. Always kung nilalagay load kasi mas madali siyang i-type. Diba guys? And for the account number, kung hindi mo alam yung account number ng BPI, login ka lang sa BPI. Under savings account, makikita mo dyan yung account number. And then for the account name, kahit first name lang, pwede na yan. For the account number ng BPI guys, I don't know kung BPI lang siya or sa specific account lang na yon, pero 10 digits lang po. Hindi siya yung usual na digits. And of course, double check natin yung account number to make sure na tama talaga. By the way guys, ang charge po ni Maya per transaction ay 15 pesos po. So, transfer now. Lagay natin dito yung OTP na isasend sa ating mobile number. And then verify. You're almost there. You can also save details to favorites, guys. Tap mo lang itong heart para ma-favorites mo na siya. And then tap done. Ayan, guys. Nabawasan na yung balance ng ating Maya. And dito naman sa baba, makikita mo, send money via InstaPay. Kung itatap mo yan, makikita mo yung details. Gusto ko siya kasi kompleto yung details na kakailanganin mo. Hindi mo na kailangan pumunta ng email mo just to confirm. Diba? Andito na siya sa app. So anyway, balik tayo sa ating BPI to check kung na-receive na natin yung pera. Ito na siya guys. So 3,000 na ulit yung laman ng ating BPI account. Kung itatap natin yung savings account, makikita natin dito sa transaction history, ang nakalagay sa kanya guys, 0331 credit memo, your recent transaction. Yan lang yung nakalagay and hindi mo siya matap. So therefore, hindi mo makita kung saan galing, bakit mo na-receive yung 500 pesos,
medyo downside ng BPI. Guys, wala tayong na-receive na text from BPI na nagsasabing naka-receive tayo ng pera sa BPI from Maya. And guys, unfortunately, wala ding email na nagsasabing naka-receive tayo ng funds from Maya. So, ayun lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. If you have any questions, feel free to comment down below. Thank you so much for watching. See you next time. Bye for now.